paano niyo nakuha si John Lloyd? Anong proseso? Okay. Sa mula-mula. So yeah, so when we got the script, kasi there's a very important role in the script. Yung role na yon, it requires, of course, a matinee or basta an actor na ang requirement is parang seasoned na with pain, love. Yung alam mo yung ganun yung character. So yung character kasi is part of the Meryl Soriano arc in the script. So everyone from my executive producer to direct, they all wanted John Lloyd. Kasi parang feel nila John Lloyd represents parang siyang epitome ng Philippine industry, yung acting, yung nahinug ka sa lahat from bata ko hanggang sa kung saan ka na ngayon. So parang hopeful, wishful thinking list na kaya mo ba, ganyan. Sabi ko, I can try, kasi I know naman John Lloyd personally, kasi in 2008, we got his very first indie film, I was part of it, yung Still Life na Sinimalaya. And just a few years ago lang, we both produced a short film with Irma Dlawan and him as the lead roles. It's about martial law. Catharsis yata title. It's a short film. It was shown in Binil. So, you know, I think na-impressed naman siya with my skills as a producer. So, I reach out to him, as with the help of our assistant director, si Candy. Tapos, maayos naman. He got the script, he wants to read it, he wants to see the character. And then he spoke with his good friend, Meryl Soriano. So, mabilis yung process. After a day, we got a call. He's in. He wants to do it. Tapos nag-research siya about Culion. Tapos eventually, nag-shoot siya sa amin. 3 days. He stayed for 3 days in Culion. At hindi nila na, ano? Pagdating nila dumating din siya. Magkaganon sila. Paalis sila na bang kaparating siya. Kaya nga may nagsasabi. Hindi namin masabi kasi it's a big, may nakakita. May manakakita, may nakaano. Nagtatanong nga sa kanila, kasama niyo ba si John? Naguluhan sila. So, yun. Shot scene. So, very magical yung moment kasi nung araw ng shoot niya, malakas yung ulan. Tapos yung kinukunan na siya, nawala yung ulan. Tapos pagkasabing pack up, good day, John Lloyd, biglang mulmuso ulan. Tapos lahat ng staff at mga artista na walang tabang ng araw ay nandun lang, gumising nung maaga para manood. Wow. Tapos gabi, nagpalakpakan yung hukul yun, after ng scene niya. So, very, magical. Gabi, magical talaga siya. As in, OA. And nakita mo, umiyak yung mga executive producers, umiyak kami, ganyan. Tapos, after ng banding sa Culion, as he went home, he came to me and he said thank you. Parang thankful siya na he was able to reunite with his good friends in the industry. So parang yun yung take home niya, besides being part of an advocacy for this project. Paano yung negotiations? Hindi naman hirapan. Hindi naman nahirapan. Maraming proseso. Dumaan kami sa ABS. From ABS, pinasa kami sa business manager. Personal business manager. And then finally, sabi, dahil kakilala naman kami, you can go directly to Lloyd. So, ganun yung proseso. And marami rin, kahit pa paano, marami kami connections ni Lloyd kasi like, I just recently bought his artwork. So, I'm a fan. Mahaba yung pila bago makakuha. Sabi niya pa nga, bakit ka bumili? I can just give it to you. Sabi ko, syempre iba pa rin yung may nabili ko. Kasi, you know, ako naman as a pinromote mo pa ang exhibit. Yes, I promoted the exhibit. And ako, if I'm thinking as an artist, kasi like ako, I don't go to, di ba, I don't go to stage plays and get free tickets. I buy. Yung mga Rikili, Himala, yung lahat yan, I buy. Hindi lang seats for me and my friends, I buy 10, 20 seats. Ganun eh. I mean, it's how you can help the community. And you know, it's a hard, yung pagiging artist sa industry natin, mahirap. Kasi it requires patience, hard work, and the way we are tingin sa atin. So, I support. So, feeling ko, baka natuwa siya sa mga ano ko. Pagkatao. Chot! Mahal ba? Kaya na ko. Naningin ba? Chot! Hindi nag-go. Siyempre maningin. No, you know what? His talent, his contribution to the industry, his skills, it's priceless. No. Ano siya? Hininug siya ng panahon. Hininug siya ng experiences. Hininug siya ng lahat ng projects na ginawa niya. So, yun. Masasabi nila natin, he's worth everything. And as a producer, I'm looking forward and very positive and wishing na makawork ko siya sa next project na talagang lead siya. Alam mo yung buong pelikula siya. Yun yung mga ligawan ko siya ulit. Susunod.